What's up mga amigo? Kumusta sa inyong lahat? Sa video na to, pag-usapan natin kung paano ang pagkuha ng Boat Captain 1 license. So kung bago ka sa channel ko, huwag muna i-click. Thank you so much pala sa mga nag-comment sa mga previous ko na videos. Comment din kayo kung paano natin mapa-improve. Pasensya din pala ha, kasi bago lang tayo sa mga ganito. Gusto ko lang makatulong eh, kasi wala akong makitang mga video about mga related sa mga seafarer natin eh. Kasi pag ano guys, pag yung Pilipinas, mga Pilipino is magagaling tayo na seaman eh, sa ibang bansa eh, mga abroad eh, number one tayo, but our local seafarers hindi nila alam kung paano nga sila ma-document, nagbibigay ng mga infos. So, paano sila ma-certificate. At alam niyo naman, sa panahon ngayon, eh, medyo mahigpit yung sa dagat. Dami ng Coast Guard. Lately, nag-hire ng ilang libong mga Coast Guard at saka yung sa Maritime Police. So, kailangan alam nyo guys kung ano yung mga hinihingi nila ng papils. Pag may papil ka guys, safe ka. So, sa ngayon, pag-usapan muna natin yung mga Boat Captain 1 license. Paano kumuha ng Boat Captain 1 license? So, bago ang lahat, ano ba yung Boat Captain 1 license? Boat Captain 1 license, guys, ito yung lisensya na kailangan sa mga passenger, yung maliliit na mga bangka o mga motor, mga dimotor na bangka, guys, o kaya mga wooden hull na mga vessel up to 15 gross tonnage pag cargo vessel o kaya passenger ship. So ito yung kailangan guys na lisensya sa mga passenger at cargo na hindi lalagpas sa 15 gross tonnage. While sa fishing guys, kaya naman ito kasi nga si fishing vessel is meron siyang separate na regulations, yung fishing vessel safety rules and regulations. Pwede silang magdala ng fishing vessel up to 50 gross tonnage. So mas malaki guys ang pwede nitong dalhin pag fishing vessel. So yun nga, kung gusto mong malaking bagay ito guys, kasi pag gusto mong i-level up yung pagiging fisherman mo, seaman ka nun eh, kuha ka lang ng Boat Captain 1 license. Pwede ka nang mangawil doon sa magdala ng mga ano ba yung mga fishing na yan. Mga kubkuban, yung mga handline fishing, yung mga ano ba yan, marami yan sila. So Boat Captain 1 license lang kailangan. So mas malaking kita yung guys pag fisherman ka, kasi nga after 50 gross tonnage. And yung alam ko is yung mga kapitan ng mga fishing is talagang mas malaki pa yung sahod nila kaysa sa amin kasi maraming isda eh. So yun guys, yun. So yung requirements, lima lang na requirements. Di na kailangan na high school graduate ka ba o kaya may diploma ka, wala. Kailangan lang is service record. Yung sea service mo, kailangan meron kang experience as an assistant captain o kaya kapitan ka na dati, undocumented lang. So magkuha ka lang ng form sa marina, meron yan sila. Papirmahan mo lang sa may-ari ng yung vessel na sila yung mag-certify na ikaw nga ay talagang meron kang experience sa dagat as a captain o kaya assistant boat captain. Then the next is kailangan mo ng medical. Magpa-medical ka na physically fit ka nga. Either sa mga roller health unit lang o kaya sa mga kung saan yung mga accredited na pwede sa inyo. Tanungin mo lang si Marina kung saan pwede magpa-medical. And then sunod is police clearance at saka o kaya in-bay clearance. At pang-apat is kailangan mo magkaroon ng meron kang modified basic safety training. Ano ba yung modified basic safety training? Ito yung training guys na parang sa mga seaman natin, yung SULAS, basic training yan eh. Basic training yan sa mga seafarer natin eh. Ito rin is yun din yun. Kasun lang, ginawa siya para sa mga motorbangka, yung mga maliliit na vessel. So ito yung ang just a brief review guys, yung modified basic safety training is ano lang yan eh, safety training about
elementary first aid, personal survival techniques, para alam mo, if in case may nahulog dyan na pasahero dyan sa ginawa, anong gagawin mo? Pag may nalunod, anong gagawin mo na ano? First aid. Marunong ka ba mag-CPR? Para mo, alam mo gamitin yung mga firefighting equipment, mga bisek. So, yun guys. At saka, if in case meron nga emergency, sa pwede saan ka tatawag, sinong tatawagin mo, yun guys. Napakamahalaga nun para sa ating mga boat captain at saka motorman. So, that is modified basic safety training. Paano ba makakuha ng modified basic safety training? So, it's either magpunta kayo sa mga training centers ninyo na malapit sila, o kaya ay pupunta ka sa Marina at mag-request kayo na sila mismo ang mag-conduct sa inyo. Kasi nagka-conduct naman si Marina ng modified basic safety training. So, mas maganda yun, mas madali yun. As long as marami kayo. Siguro, lagay natin meron kayong 30 kayo. Pwede nyo ipadaan yung mga request ninyo kay sa inyong low LGUs, mga LGUs para mag-request kayo sa Marina. So, i-organize nyo lang yan. Pwede yan kasi nagka-conduct naman talaga si Marina. The next is, kailangan mong pumasa sa oral exam. So, syempre, i-examine ka. Oral exam guys, kasi nga, mostly nito is hindi yung iba, hindi nakakapag-aral. So, ginawa tong oral exam para yung or nag-oral sa inyo is i-translate na, kumbaga sa dialect nyo na, kung anong ka, kung Cebuano ka, yung tatanong sa'yo is Cebuano. So, madali lang naman yan eh. Eh, kung alam mo lang yung trabaho mo, nag-training ka, alam mo yung gagawin, if in case of emergency, at saka may mga ganun, about lang na ganun. So, yun guys. Yun lang yung requirements. So, madali lang. So, yun lang guys. Yung una is, kailangan nyo ng medical certificate. Pangalawa, ano pa ba? Service record o si service. Yung pangatlo is police clearance, o kaya NVI clearance. Pang-apat is modified basic safety training. At pang-lima is kailangan kang pumasa sa oral exam. So, yun. May boat captain license ka na. So, huwag kalimutan guys. Pag kukuha kayo ng boat captain 1 license is magpa-issue na rin kayo ng ID. Para dadalay mo yung ano, yung ID, hindi siya nababasa ng tubig. Kasi unlike sa papel, yung certificate is di po pwedeng dalhin yun kasi nababasa nga. Lalo na, nagtatrabaho tayo sa dagat. So, yun lang guys. So, sana nakatulong to sa inyo. And good luck sa inyo guys. Good luck sa inyo. Thank you so much.